what's up, what's up? It's Madam Bigger Princess Mendoza. Naku, wala nang paligoy-ligoy pa, wala nang patumpik-tumpik pa mga ka-diggers. Si MD po ay nangangailangan ng datong. Sino ba naman ang hindi, di ba? Pero ako kasi mga ka-diggers, nagkasunod-sunod po ang aking gastusin, ang aking mga bayarin. Ako, yan yung kinakatakutan natin, di ba, yung mga bayarin. And ngayon nga, di ba, enrollment season na, e bukod pa naman kay Ori, meron ding ibang umaasa sa akin. Kaya sabi ko, naku, although may nakatabi na akong cash dito, e kailangan pa ng dagdag. So, kinulang talaga. Medyo shinort po talaga ako. And kagabi, nag-iisip ako. Sabi ko, naku, ano bang dapat kong gawin? Medyo na short ako ngayon. And doon ko na-realize, syempre si MD medyo shungangers lang, ano? Oo, medyo shungangers lang in real life. Na anong ginagawa ng mga suot kong alahas? Di ba lagi ko sinasabi sa inyo, naku, etong mga suot nyo mga gold jewelry, pera din yan, cash din yan, na nag-transform lang into ginto, o di ba? So, kumbaga, kailangan lang din medyo ikalimbang yung utak eh, kasi nakakaliwat. CS problem, remember. So, ayun, kaya napag-isip-isip ko, sabi ko, nako, gagawin kong cash yung aking ginto at ngayon po ay saktong-sakto kasi nangangailangan ako, diba? So, emergency to, may mga bayarin, diba? Tuition fee, ganyan, bills. So, ayan, kaya ngayon ang gagawin natin, samahan nyo ako mga ka-diggers, ako po ay magsasangga. Tara. Maghagilap tayo ngayon ng pawn shop. Nang ganito yung outfit, oh. Wow. May patsyan. Diba? Tara, let's baguettes. So, ayan. So, sana hindi ako maano, masagasaan dito. So, ayan, meron ditong pawn shop. Ayan, oo. Oh. Raquel Pawn Shop. Pero, teka lang, mga ka-diggers. Itatry natin, ha, kung makakapag-video tayo sa loob. Kasi, diba nga, alam nyo na, bawal. So, ikakat muna namin dito at ipapaalam namin kung pwede mag-video sa loob. So, nandito na po ako sa loob at ako po eh, nagpaalam sa kanilang mag-video at pinayagan naman ako. So, ayan, inabot ko lang yung ID ko, mga ka-diggers, at kukunin daw yung mga information. Okay na po. Ayan, thank you po. So, ngayon, nandito naman ako sa Sangla. Hindi ako mag-renew, ano? Sangla to Boss. Okay. Hi, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Ma'am, thank you po at inalaw niyo po ako mag-video dito sa loob. Magsasangla po ako, ma'am. Yes, ma'am. Bali, ma'am, hingi lang po ako na isang valid ID po. Ano po yun, ma'am? Bali, hingi na ako, ma'am, na isang valid ID po. Ah, valid ID. Ito, ma'am, yung jewelry. Tapos, ito din yung pinresend ko kanina. Ayan. Valid ma'am, ID. Ma'am, bago kayo dito, ma'am, sa Raquel Pawn Shop, ma'am, no? Opo. So, bali, magbibigay lang po ako ng mga pipilapan para magkaroon po kayo ng info sa amin. Ah, okay po. Parang ano naman po, requirement siya talaga, yes, ma'am. Balito lang naman yun, ma'am. Information na naman po about sa inyo. Okay, so ito. Ayan, so mag-fill up ako customer information sheet. Hindi po ito mura. Okay? So ito lang po yung requirement. Wala na pong one by one, resume. Yes, ma'am. Wala na po, ma'am. Police clearance, NBI clearance. Wala na po, ma'am. Mapilit. Oo, mag-a-apply ng trabaho yan. O, sige, ma'am. Salamat po. Wait lang po, ma'am. Few inches later. Ma'am, tapos na po. Okay. So, upo muna po ako, ma'am. Yes, ma'am. Upo muna kayo, ma'am. Para makapagpahinga po muna kayo sa side. Okay. Pwede po matulog? Pwede, ma'am. Nakatingin sa akin si Kuya. Kuya, mabait po ako. Okay. So, intay-intay lang tayo. So, chine-check pa po yung jewelry. Hindi naman po fake yun. Paano kaya? Ano kung kunwari fake yun? Ano kaya ang gagawin ko? Iyak pa ako. Magsasaya. Oo. Magpapakyot. Pero alam nyo, may nakita ako dito. Eto. Alam nyo ba na, mga ka-diggers, na napaka-importante na tayo ay responsabling manananggla. So, kanina kasi, habang nandun ako, sinipat ko na to. Nakita ko yung mga terms nila. So, meron pala silang jewelry at saka gadget na tinatanggap dito. Tapos, eto ha, yung terms nila, 4 months. Tapos, 4 months, ay, 4% yung advance interest. Tapos, eto pa, mga ka-diggers, ano, meron silang 3 days na grace period. Kung kunwari, makalimutan mo yung sinangla mo sa 4 months, ha. Tapos, meron pa silang, teka, upo muna ako, napagod ako. Ayan. Meron pa silang 1% rebate pag kunwari, natubos ko daw within 10 days. O, di ba bongga? Tapos, pwede ko din daw i-renew anywhere yung alahas. Tapos, kung kunwari naman, o, di ba, ang dami kong alam kasi chinika ko na sila doon. Oo, kasi, kunwari, makalimutan ko or wala talaga akong time i-renew doon sa branch, ha, sa physical branch nila. Pwede ko magpunta doon sa FB nila para
hello po, ganyan, magre-renew po ako. Tapos, isi-send nila yung bank details at magsisend sila ng pawn ticket. Basta after mo magbayad. So, meron silang online payment transaction. O, diba? Tapos, dahil nga daw ako ay bagong client, meron po akong 10% additional dun sa appraisal. At ito, hindi lang to sa bagong client na first-time transaction. Ha? First-time transaction. Pwede din sa government employee, sa bank employee, tapos sa mga government employee. So, ako kasi, ang pinipresent ko is valid ID. So, pwede kayo mag-present ng PRC ID or employee ID. So, ayun. Additional 10% pa dun sa kanilang appraisal. So, ako meron akong 10% kasi first time client, first time transaction. Tapos, ito sa gadgets, ayun. Oh. So, meron silang 10% advance interest, tapos 60 days term, ayan. 2 months. At ito pa ang na-chika ko dito kay ma'am kanina. So, habang kausap ko siya. Bukod sa jewelry, sa gadgets, nag-a-accept din pala sila ng mga luxury bags. Sipin nyo yun. I can have a Gucci on. Gucci pwede. LV. Prada. Ano pa ba? Chanel. So, yun naman, 5% advance interest at saka 4 months term katulad ng sa jewelry. Isipin nyo yun, mga ka-diggers. Ngayon ako nakakita ng pawn shop na pwede pala yung mga luxury bags. Kasi usually, jewelry o kaya gadgets lang. So, ayun, natuwa lang ako kasi ang dami niyong pwedeng isang lang. Ma'am, yes. Sama ng loob, pwede? Pwede din, ma'am. Ah, pwede. Kasi yun lang ang unlimited sa akin. Yes. So, pwede daw yung sama ng loob. Ako, unlimited. So, talagang eto, rimatahan na to. Wala nang tubusan. Yes, ma'am. Ang ko lang po yung sukat ng items, ma'am, ha? Apo. So, bali po, 19 centimeter po. Apo, apo. Okay. So, bali, ma'am, yung bangga po ng aking appraise ay 57,736 po. 57? Yes, ma'am. Ah, okay. So, 57,000. Mm-hmm. Sa'yo na lang po ako nito, ma'am. Ah, okay. So, para ma'am, saan po ito? May bibigay po ba kayong candy? Tapos ilalak nyo meron. Bali, ma'am. Bali, ilagay na items mo, ma'am. Ah. Ipakita ko po na. Isisil namin yung items. Okay. So, ilalagay pala doon. So, kasi yung iba, ma'am, namumroblema sila. Yung iba daw, baka ginagamit or nilalabas. Ah, okay. So, ang ginagawa pala nila dito, mga ka-diggers, naglalagay sila ng plastic. Ay, hindi. Nilalagay nila sa plastic tapos sinisealed nila yung alahas. Okay. So, ayan. Tapos, sinainan ko. Para talagang sure na yun yung item. Okay. Okay po yun, mama, no? Kasi yung... Ah, ito ko lang po na nakasealed na po yun yung item. Ayan. Sealed na. Ayan. So, hindi na po siya ma-ano. Hindi na po mabubuksan. Ayun. Okay. Okay yun. Okay po yung ganun. Sige, ma'am, princess. Gagawan ko na po kayo ng papel. Sige po. Upo muna tayo ulit. Ma'am, princess, para signature na lang. Ma'am, bali ito po yung valid ID, ma'am. Apo. Ma'am, paliwanag ko lang, bali ang aming apo. Binabawas ay visible naman, ma'am. Nakatouch naman po ko ng mga binabawas namin once na nagsanla ka po. Apo, apo. So, bali dito, ma'am. Angat lang po natin. Bali, ma'am, ang unang buwan ng pagkaka-renew mo, ma'am, is na bumalik ni amin. Apo. So, bali, ma'am, po, nakalimutan naman kami po ay nagbibigay ng 3 days grace period po. Okay, okay. Okay, ma'am. Apo, para sa makakalimuting katulad ko. Grace period. And, ma'am, pwede rin po siyang partial-partial, ma'am, pag hindi po kayong tubusin ng ano. Isang yes, bagsa. Ma'am. Paano po yung partial, kunwari? Bali, ma'am, pumunta ka sa akin, magre-renew ka lang po. Mm-mm. Pwede mo siyang renew na magpa-partial ka, babawasan mo yung principal. Ah. So, bali, ma'am, 57. Eh, wala ka pang 57 that time. Apo. Due date mo, pwedeng 7,000 muna ipa-partial mo para maging 50,000 na lang po siya. Para once na bumawas, mabawa din po yung interest. Ah, okay, okay. So, ang galing ah. Okay. Ah, sige pa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 38
parang kulang po yung bilang nyo. Charo. Pag-aabunuhin pa. Parang may pagyata talaga lagi, ano? Okay. So, tama po. Mm-hmm. Tama po ang akin. Huwag na makakalimutan, ma'am, na laging dalhin yung loyalty card, ma'am. So, ayan. Ano po yung mangyari pag may ganito po? Ma'am, kapag may card ka,
Per transaction yan, ma'am. Kapag magbabayad ka ng bills, meron ka pong may earn na points. Kapag magsasanda ka, may earn ka din na points. Bali, kapag once na naipon mo siya, pwede mo siyang ipambayad din dito na pang-renewal, pang-bills. Ah, okay, okay. So, parang advantage card ng ano-ano? Yes, advantage card yun din po as loyalty card. Loyalty card. So, pwede siya ipang-renew, pang-bayad, etc. Okay, yes, sige po. Salamat, ma'am! Pasensya na po sa abala sa... Pinayagan tayo mag-video. Salamat po, salamat. Thank you po. Bye-bye po. Teka, itatago natin to. Mahirap na. Itago natin tong loyalty card. Maraming salamat po. Bye-bye po. Thank you po. So, ayan mga ka-diggers, eto na po ang aking napagsanglaan. O, diba, instant cash, problem solved, makakapagbayad na po si MD ng mga bills at tuition fee, diba? Kasi nga, enrollment season na. At alam nyo ba, eto yung napansin ko ha, nung nagsangla ako. Parang ang taas nung appraisal. Kasi isipin nyo ha, 19.3 grams yon mga ka-diggers. Tapos, ang appraisal nila is 57,750. So, siyempre may mga less lang siya. Pero kumbaga, yung appraisal is nasa 57,750. So kung iko-compute yun, 57,750 divided by 19.3 grams, ang kuha nila is 2,992.22. Ayan, per gram. So gano'n na ba talaga kataas? Oo. Sa bagay, ang taas na rin ang ginto ngayon. Kaya ang taas na rin siguro talaga ng appraisal value. So nagulat lang talaga ako nung sinabi sa akin. Sabi ko, ang in-expect ko lang nasa 50. Oo, 50,000. Pero yung plus, hindi ko masyadong ine-expect. So, ayun, nagulat lang talaga ako. And, natutuwa ako mga ka-diggers kasi, di ba, finally, ayan, problem solved, wala nang problema si MD, mapupunan ko na yung na-shortan ko. At, natuwa din ako dun sa napuntahan natin kasi very accommodating sila at saka ang smooth lang ng transaction. Ayan, di ba, makakapagbayad na ako. Yeah! Yes! So, ayan, maraming salamat. Ay, ko. Maraming salamat mga ka-diggers sa sobrang tuwa ko yung mga laway ko nagsipalsikan. Ayan, maraming salamat mga ka-diggers. Dito talaga natin napatunayan na ang ginto ay mapapakinabangan sa oras ng kagipitan! Maraming salamat mga ka-diggers and see you again sa next vlog! Bye!